Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at happy listening naman sa mga kagaya kong fan ng Dear M.O.R., lalong-lalo na sa mga minsan nang naging biktima ng pag-ibig. Ako nga pala si Maxine. I'm on my late 20s, isang corporate slave na aminadong may pagkatanga pagdating sa usaping pag-ibig. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Popoy at Bea. I'm in a relationship, a very complicated one. Well, maybe hindi naman talaga ganun ka-complicated, ako lang ang nagpapagulo ng lahat. I had a boyfriend kasi, si Kennedy. Na-meet ko siya nung college and agad kami nagkagustuhan hanggang sa naging kami na nga. Na-sustain namin ang relationship namin hanggang sa makapagtapos kami at makahanap ng trabaho. 8 years ang tinagal namin bago kami nag-break ng dahil sa third party. Ang siste pala, Popoy at Bea, meron siyang ibang babaeng nakakalandian at ang masakit pa doon, nag-umpisa silang maging flirt mates bago pa kami magkakilala ni Kennedy. Nawalan sila ng communication at ngayon na lang ulit binubuhay ang connection nila kung kailan nandito na ako. Kung kailan nasa buhay na ako ni Kennedy. Ang lagay tuloy parang ako pa ang hadlang sa love story nilang dalawa. Video na to ah. Hoy, ano yung tinitingnan mo sa phone? Ah, wala. Nag-i-scroll lang ako ng kung ano-ano. Huwe, di nga. Baka mamaya, may ine-stock ka ng ex dyan. Lo, imbento ka naman. Ay, si Joanna siguro to. Teka, buksan ko yung pinto. Hello! Anyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Ay nako, as usual. Ano pa nga ba? Eh di sobrang traffic na naman. Ay oh, busy sa cellphone ng lola mo. Diyos ko, kanina ko pa nga sinasabihan yan eh. Ay bakit? May inintay na chat? Tanong mo dyan. Hoy babae, ano, pag mong sabihing umaasa ka pa rin sa manulokong yun ah. Lo, hindi no. Pag nagsa-cellphone, siya agad yung hinihintay. Ay, siguraduhin mo lang. Baka mamaya, konting suyo lang sa'yo, bumigay ka na naman agad. Pero ang tanong, kinukulit ka pa ba nung Kennedy na yon? Nagtitext pa rin. What? Hindi mo pa rin binablock yung number niya? Blin ako na siya sa FB, pero hindi sa phone. At saka, alam nyo, useless din naman kung ibablock ko siya kasi alam naman niya yung address namin. At nakakapunta naman siya sa bahay anytime niyang gustuhin. So, kinakausap mo pa siya? Pag pumupunta siya sa bahay. My God, Maximina. Gaano kadalas naman siya pumupunta sa inyo? Mga once a week lang naman. We, mamatay? Minsan, twice a week. At ine-entertain mo naman. Anong gagawin ko? Tao naman siyang pumunta sa bahay para makiusap. Diyos me, yun naman, Maxine. Nakalimutan mo na ba yung ginawa niyang panluloko sa'yo? Nakipaglandian siya sa iba kahit kayo pa. Ano? Amnesia lang ang peg? At take note ha, matagal na niyo palang nakalandian yung Trisha na yon bago pa naging kayo. Ang lagay tuloy parang ikaw pa yung hadlang sa love story nilang dalawa. Oo na, alam ko naman yan. Hindi ko naman nakakalimutan, no? Bakit kinakausap mo pa rin? May balak ang balikan, no? Sus, wala, no? Alam niyo ang dami niyong sinasabi. Akala ko ba mag-movie marathon tayo?
Isa lang yun na yung movie nang maumpisahan na yan. Sige, sige. Nandito na rin ako sa tapat ng bahay namin. Okay, okay. Bye. Ay! Oo nga pala. Wala nga palang tao sa bahay ngayon. Umalis nga pala silang lahat. Nasaan na ba yung susi ko? Maxine? Ay, pusa! Diyos ko! Ba't bigla-bigla ka nalang lumilitaw kung kailan gabi na? Sorry. Ay, kanina ka pa rito? Hinihintay talaga kita. Bakit? Gabi na. Wala naman. Namiss lang kita. Ay, gabi na, Kennedy. Hindi na kita pwedeng i-entertain. Next time na lang, ha? Maxine, wait. May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Kennedy, huy! Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Maxine, alam ko matagal mo nang gusto mangyari to. Di ba pangarap mo to na maikasal tayo? Ha? Maxine, pakasalan mo ako. Magpakasal na tayo. Ituloy na natin yung mga plano natin. Kennedy, wala na tayong kailangang ituloy kasi matagal na tayong wala. Niloko mo ako, di ba? Nakipaglandian ka sa iba habang tayo pa. Oo, pero ikaw naman yung mahal ko, Maxine. Yung sa amin ni Trish, landian lang yun at alam ko mali ako dun. Kaya please, balikan mo na ako. Ay, no. Maxine, please naman oh. Kung kinakailangan naman ligo ulit ako sa'yo gaya ng ginawa ko dati, gagawin ko. Wala naman ako ibang gustong makatuluyan, kundi ikaw eh. Ay, pagod na ako, Kennedy. At gabi na. Kaya please lang. Hayaan mo na ako magpahinga. Maxine, hanggang ngayon kasi hindi mo pa rin tinatanggap yung sorry ko eh. Malamang, eh sinaktan mo ako eh. Anong gusto mo? Lolokohin mo ako tapos papatawarin kita ng ganun-ganun lang? Tatakpan mo ng proposal yung ginawa mong mali? Buti sana kung naghanap ka man lang ng magandang tiyempo, kaso hindi eh. Bigla-bigla ka na lang nagpakita sa bakura namin ng may hawak na singsing, thinking na papayag akong magpakasal sa'yo. Pero di ba, matagal na nating gusto to. Nag-iintay na lang tayo ng tamang panahon, di ba? Noon yun, Kennedy. Noong tayo pa. Noong hindi mo pa ako niloloko. Noong buong-buo pa yung tiwala ko sa'yo at noong nangangarap pa ako na bumuo ng pamilya kasama ka. Hindi ngayong wala na tayo. Hindi ngayong alam ko na may nilalandi kang iba. Ay, excuse me, papasok na ako. Wait lang! Maxine! Maxine! Popoy at Bea, si Kennedy ang kauna-unahang official boyfriend ko. Nagkaroon ako ng mangilang-ilang heartaches bago siya dumating sa buhay ko. Kaya akala ko talaga, siya na yung one true love ko after all the pains I've been through. Siya ang lalaking pinakamamahal ko sa lahat. Kaya sobra-sobrang sakit at panghihinayang ang naramdaman ko nung nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Trisha. Nung sariwa pa ang lahat, Popoy at Bea, hindi ko muna kinausap si Kennedy ng ilang buwan. Pero dahil hindi siya tumigil sa panunuyo at pagmamakaawa, unti-unti rin akong lumambot at pinakinggan siya. Pero ang hindi ko inaasahan, yung bigla na lang siyang mag-aalok ng kasal. Ngayong hindi pa naman kami nagkakabalikan. Aminin ko, Popoy at Bea,
totoong pinangarap ko ang maikasal kay Kennedy. Sa edad kong to, wala rin naman akong nakikitang ibang mamahalin pa kundi siya lang. At palagi kong naiisip na wala na siguro akong ibang makikilala pa. Kung meron man, nakakapagod na rin magsimula ulit sa umpisa. Kaya matapos ang ilang buwan ng pangungulit ni Kennedy, tinanggap ko rin ang proposal niya. At kumapit ako sa pangako niyang kakalimutan na niya, si Trisha. Mahal? Mamahal, bakit? Tikman mo nga itong luto ko kung sakto lang yung timpla. Okay, wait lang. Sige nga, patikim. Eto. Okay na okay, mahal. Sure? Mm. O sige, mamaya-maya magsasandok na rin ako para makakain na tayo. Okay. Nga pala, ano masasabi mo dito sa porma ko na to, mahal? Maganda. Bakit? Para saan? Bukas. Di ba nga may date tayo? Oo nga pala. Teka, mukhang may bago kang sapatos ah. Ah, oo mahal. Nagkabigay na ng performance bonus kaya may pambili na. Ah, kaya pala. Maganda. Talaga? Okay na sa'yo itong forma ko? Oo. Kahit ano namang isuot mo, okay na okay sa akin eh. Yan ang gustong gusto ko sa'yo eh. Dead na dead ka pa rin sa'kin hanggang ngayon. Asa, magbihis ka na lang ng pambahay at makakain na tayo. Okay. Mahal, tapos na akong maligo. Ikaw naman. Sandali lang, mahal. Wala na pala tayong mineral water. Bibili muna ako saglit, ha? Hindi ba pwedeng mamaya na lang yan pag uwi natin? Baka magsara na yung water station mamaya. Ay, oo nga pala. Mahal, saglit lang to. Babalik din ako kagad. Okay, bilisan mo, ha? Baka mali tayo sa reservation natin. Yep, mabilis lang to, love. Promise. Ay, maglilipat pa pala ng laman ng wallet. Teka nga. Ang kapal naman itong wallet ni Kennedy. Ano ba mga laman nito? Teka. Ticket sa bus, membership card, resibo ng credit card. Wala namang credit card yun ah. Trisha? Bakit nakapangalan kay Trisha tong credit card? Last week lang? Ibig sabihin, nagkikita pa pala sila ni Trisha? Sinasabi ko na nga ba eh. O mahal, bakit nakaupo ka lang dyan sa sofa? Hindi ka pa ba mag-aayos? Saan mo nga ulit binili yung sapatos mo? Sa mall. Bakit? Saan ka kumuha ng pambili mo? Sa bonus.
Di ba nga sabi ko na ipamigay na yung bonus namin? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Teka, bakit ba ganyan mga tanungan mo? Eh ano tong resibo ng credit card na to? Ayan o, nakalagay yung pangalan ng store ng mga sapatos. At bakit nakapangalan kay Trisha yung credit card na yan, ha? Bakit? Huwag mo sabihin nagkikita pa rin kayo. Huwag mong sabihin may namamagitan pa rin sa inyo. Ano, Kennedy? Sumagot ka! Oo. Nagkikita pa rin kami, pero wala namang namamagitan sa amin. Friends na lang kami. Friends? Binigyan ka ng sapatos na branded tapos friends? Sinong niloko mo? Oo nga, magkaibigan lang talaga kami. Bakit? Hindi ba pwedeng magbigay ng gamit yung magkaibigan? Huwag mo na masyadong isipin yun. Masisira lang yung date natin eh. Sige na, mag-ayos ka na at maliligo naman ako. Hindi. Hindi na matutuloy yung lakad natin. Ha? Bakit? Dahil lang sa resibo ng sapatos? Hindi lang yun yung pinag-uusapan dito, Kennedy. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka na makikipagkita kay Trisha? Mahal naman eh. Sayang din naman kasi yung sapatos na ibibigay niya kung hindi ako papayag na makipagkita, di ba? Pwes, sa kanya ka na lang ulit makipagkita. Total naman, mukhang hindi mo na kayang tuparin yung pangako mo sa akin. Maxine naman eh. Kennedy, pumayag na akong magpautu sa'yo ng ilang beses. Patunayan mo naman na worth it yung pagpapakatanga ko sa'yo. Hindi yung ganito, paulit-ulit mo na lang akong niloloko. Maxine. Alam mo, yung unang panloloko mo pa lang sa akin, ang sakit-sakit na eh. Halos hindi ko nakayanin. Gabi-gabi akong umiiyak. Naaawa sa sarili ko. Halos ikamatay ko yun, Kennedy. Tapos uulitin mo lang? Hindi ka pa nakontento sa isang beses na pananakit mo sa akin? Ilang beses mo ba ako balak saktan? Ilang beses mo ba akong kayang saktan? Kasi sa akin, sapat na yung isa. Pero dahil inulit mo pa, pasensyahan na lang. Pero huli mo na yan. Popoy at Bea, walang salitang makakatumba sa sakit na naramdaman ko noong nalaman kong niloko na naman ako ni Kennedy. Seryoso, para akong namatay. Wala akong pakiramdam, walang ganang mabuhay, walang kahit ano. Palagi akong tulala at hindi umuusad ang buhay ko. Pakiramdam ko ay araw-araw akong na-stuck sa isang malaking kwarto na walang pinto, walang bintana, walang ilaw, walang hangin. Tumigil ang lahat sa buhay ko. Ang hindi lang huminto noon ay yung sakit. Yung mga tanong sa utak ko kung bakit niya nagawang lokohin at saktan ako ulit. Bakit ba may mga taong ganun, Popoy at Bea? Gagamit ng isang grand gesture gaya ng proposal para pagtakpan ang kasalanan nila. Paniniwalain ka na mahal ka nila at handa silang magbago. Tapos ikaw naman tong si tanga, maniniwala at aasa na mananaig ang totoong pagmamahal. Only to end up crying and hurting again. Pagkatapos ng lahat ng yun, Popoy at Bea, ay tuluyan na akong nagbabay kay Kennedy. Hindi ko siya kinausap, binlock ko siya sa social media accounts ko, nagpalit ako ng number, at lahat ng paraan para hindi niya ako makontakt ulit ay ginawa ko. Sinikap kong itayo ang sarili ko. Nag-focus ako sa trabaho at sa hilig ko, ang pangongolekta at pagdodonate ng second-hand books. It was hard at the beginning, pero sabi nga nila, fake it until you make it. Eventually, nakita ko na lang yung sarili ko na nag-e-enjoy na ulit
sa mga bagay na ginagawa ko. Nako, ang hirap naman itong pinapagawa ng boss ko. Ay. Uy, si Bri. Hello, Bri? Hello, Maxine. Nandito na ako sa tapat ng pintuan ng office nyo. Dala ko yung mga books. Ay, sige. Puntahan kita dyan. Wait, ha? Hi. Hi. Pumunta ka pa talaga dito sa floor namin. Pwede namang magkita na lang tayo sa lobby. Eh, baka busy ka rin eh. Sayang naman yung time mo para mag-akit baba. Eh, bakit ikaw? Hindi ka ba busy? Medyo busy rin naman, pero para sa'yo may time ako. Sorry? I mean, para dito sa donations. Para sa donations, may time ako. Okay. Bukas pala tuloy yung lakad natin. Bukas? Ay, shucks! Oo nga pala. Saturday na nga pala bukas, no? Sorry, nawala sa isip ko. Okay lang. Sige. I-chat ko na lang ulit yung coordinator ng event tapos babalitaan kita. Okay, so sabay na lang tayong pumunta doon? Yup. Alright. Update na lang. Bye, Maxine. See you. See you. Grabe, nakakapagod din pala. Daming pumunta sa event ah. Hindi ko in-expect yun. Oo nga eh. Pero ito naman yung klase ng pagod na worth it. Sinabi mo pa. Ay, thank you pala sa pagsama mo sa akin ha. Buti na lang nandyan ka. At least hindi ako nagmukhang tanga na mag-isa lang dito sa donation drive na to. Wala yun. Pumupunta naman talaga ako sa mga gantong event eh. By the way, Maxine, May gagawin ka mamaya after ng event? Magkikita kami ng friends ko. Why? Ah, ganun ba? De, ano kasi, ayayin sana kitang magmerienda. Pero okay lang kung may nakaset ka na pala na lakad. Naku, sayang. Gustong-gusto ko pa namang magpalibre ngayon. Next time na lang siguro. May lakad ka pala eh. Baka magtampo yung friends mo. I think next time na lang talaga. Pero thank you sa pag-aya sa akin ha. Sa susunod, magsabi ka na lang ng mas maaga para ma-free up ko yung araw ko. Sure. Magsasabi na ako ahead of time. Ilulook forward ko yan. Asan na siya? Akala ko ba sinamahan ka niya sa event? Siyempre, umuwi na yung tao. Sinabi ko kasi magkikita tayo kaya hindi ko na napagbigyan yung invitation niya. Gaga, sana sinabi mo sa amin. Payag naman kami na makapag-date ka muna. Weh. Oo nga, hindi kami magtatampo. Promise. Himala, hindi yata kayo kontra sa lalaki ngayon. Ini-stock na kasi namin yung si Kuya mong Bri. Ha? Huh? And he seems to be a good guy. Truth. Grabe kayo. Na-mention ko lang ng isang beses sa inyo na stalk nyo na kaagad. Well, syempre, lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, dapat tadaan sa amin. Ayaw na naming mabudol ka ulit sa taong mamahalin mo, no? Nakikipagkaibigan lang naman yung tao. Ang advance nyo namang mag-isip. Nakaw, maniwala ka sa amin. Gustong gusto ka nung Bri na yun. Diyan nag-uumpisa ang lahat eh, sa friendship. Oo nga. Huwag ka nga ang magkunwari na hindi mo gets yung pagpaparamdam ni Kuya mong boy. Alam din naman namin na type mo rin yung tao. Lo, huwag mo napakawalan yan, te. Palagay ko bagay naman kayo kasi pareho kayong mahilig sa books.
Tapos, nagjo-join pa kayo sa mga donation drive. O, see? Meron na kayo agad mutual interest. Mutual feelings na lang ang kulang. Che, paano kung mali pala tayo? Paano kung assuming lang talaga tayo at gusto lang makipagkaibigan ng isa? Ayang nega mo naman agad. Hindi naman sa nega. Eh, syempre, nagpapakatotoo lang. Kasi mukhang botong-boto na kayo dun sa tao. Eh, hindi pa nga tayo sure kung anong intensyon niya. Hay nako, basta ako, nararamdaman ko. Bri is the one. The only one and the best one for you. Let's see. Malalaman natin yan kapag mas nakilala ko na si Bri. At sana hindi kayo nagkamali ng akala sa kanya. Popoy at Bea, habang abala ko sa sarili ko at sa trabaho ko, eh nakilala ko nga si Bri. Actually, hindi ko alam na madalas na pala kaming magkasalubong dati pa. Nasa isang building lang kasi ang company na pinagtatrabahuhan namin. Nagkaroon lang kami ng pagkakataon na mag-usap nung pareho kaming umattend ng donation drive na inorganize ng corporation na may-ari ng building kung saan kami nag-work. At doon na nga nagsimula ang friendship naming dalawa. Walang halong pretension, Popoy at Bea, pero hindi talaga ako naghahanap ng any potential relationship at that time. Para sa akin, sariwa pa yung mga sugat na naiwan ni Kennedy. And magiging unfair sa next na taong papasok sa buhay ko kung magmamadali ako. But Bryce, such a gentleman. Hindi siya nagmadali na i-level up yung friendship namin. Kinalala niya muna ako ng mabuti bago mag-express ng special interest. And every time na maalala ko kung paano niya in-approach ang getting to know stage namin, lagi akong napapaisip na ganun dapat ang lahat ng dating stage. Slow, pero sure. Hindi nagmamadali, pero may sincere intention na kilalanin ka at alamin ang lahat ng tungkol sa'yo bago magtangkang pumasok sa isang committed relationship. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Katangahan. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang pagiging close namin ni Bryce sa isa't isa. It's almost like we're dating but we're not. Parang ganun. We're seeing each other, nagkaka-chat, nagtatawagan paminsan-minsan. But I made it clear to him na I'm not looking for a relationship. And he seemed okay naman with that setup. Kikilalanin lang muna namin ang isa't isa. Enjoy each other's company. With no commitment muna. And later on, kapag fully healed na ako at kung magustuhan man namin ang isa't isa, then saka na lang namin pag-uusapan. On the other hand, Popoy at Bea, eh wala pa rin naman kaming communication ni Kennedy. It's better that way. Ang bukod-tanging nakakapagpaalala na lang sa akin ng past namin ay yung mga natitirang memories sa FB na hindi ko nabura. Other than that, I'm doing a good job when it comes to moving on. Halos hindi ko na siya naaalala dahil most of the time, occupied na ako sa work at sa bago kong kaibigan na si Bri. Salamat sa pagdalaw nyo ha. Kahit papaano may nakakausap ako dito. Kagabi pa ako bagot na bagot eh. Wala yun. Eh kumusta na ba si tita? Ayan, kailangan lang ng konting pahinga. Pasensya na ha. Hindi ko na siya gigisingin kasi kakainom lang niya ng gamot. Okay lang yun. Ano ka ba? Oh, huwag kang mag-alala, Jo. Kung sakaling hindi pa kayo nakakalabas by tomorrow, dadaan ulit kami ni Maxine after ng work. Uy, no need.
need na. Baka pagod pa kayo noon. Okay lang. Wala naman yung pagod ko kapag kasama ko si Maxine. Ay! Wow! Bumabanat si kuya mo. Si Maxine! Tinatago ang kilig. Alam nyo kayo, puro talaga kayo panunokso, no? Nakakalimutan nyo na yata na nasa ospital tayo. Nandito tayo para bisitahin yung mama ni Joe. Hindi naman porket nasa ospital, eh bawal na magkatuwaan, no? Oo nga. Masyadong pa serious tong si Maxine. Kunwari pang hindi kinikilig sa sinabi ni Bri. Oops. Ay, sorry. Si Erma tumatawag. Sagutin ko lang saglit, ha. Go, go. Swerte naman ang isang friend namin dyan. Sinasamahan pa ng boylet niya hanggang dito. True. Mapapasana all na lang talaga tayo. Hay nako. Ayan na naman po sila sa panunokso nila. Pero seryoso, girl. Na-appreciate namin yung effort niya na samahan ka dito sa amin. Oo nga. Meaning, interesado din siyang makilala kami bilang friend mo. So I think, it's safe to say na seryoso talaga sa'yo si Bri. Eh, ang tanong. Naliligaw na ba siya sa'yo, ha? Hindi pa eh. Yun lang. Eh, sinabi ko na rin naman sa kanya na hindi pa ako ready na mag-entertain ng manliligaw. At bakit? Bax, months pa lang nung lumipas simula nung nag-break kami ni Ken. Eh, syempre sariwa pa yung sakit. Mahirap namang magpapasok ng bagong tao sa buhay ko kung hindi pa ako fully healed, diba? Sa bagay, my point. Pero girl, huwag mo nang patagalin yung healing process mo, ha? Bahala ka, ikaw din. Pag napagod niyang si Bri kakaintay, baka manghinayang ka sa huli. Eh, sinusubukan ko naman. Kaso, hindi naman ganun kadali yun. Ang tagal na din nung naging relationship namin ni Kennedy, kaya nasanay din ako na nandyan siya. Okay lang yan. For as long as hindi mo na babalikan yung tao. Madala ka na sa mga ginawa niya sa'yo, Diyos ko. Don't worry. Ngayong nandyan na si Bri, siguro naman mas mapapadali na yung paglimot ko kay Kennedy. Sana nga talaga, girl. Gustong-gusto na naming makita kang masaya. Yung totoong masaya. Nag-emergency kasi sa bahay eh. Okay lang yun. No worries. Kumusta naman mama mo? Medyo okay na rin naman. Hindi lang pala nakainom ng maintenance. Nice. At least, okay na siya ngayon. Go na. Asikasuhin mo na muna siya. Chat mo na lang ako later kapag okay ka na. Nandito na rin naman ako sa bahay eh. Sige. Salamat talaga sa pag-intindi, Max. Later na lang. Okay. Bye. Max? Ken? Hi! Anong ginagawa mo rito? Matagal na kasi tayo hindi nakakapag-usap eh. Nablock yung FB ko kaya hindi na kita machat. Hindi mo naman kailangan mag-explain eh. Eh, baka kasi makalimutan mo na nandito pa ako eh. Ken? Gusto ko lang naman sabihin na hindi pa rin kita nakakalimutan at saka... Ipapaalala ko lang din na hindi pa ako sumusuko sa paghingi ng sorry sa'yo. Ay, yun lang ba yung gusto mong sabihin? At saka, hindi na muna ako mangungulit, Maxine. Ayoko rin na mas lalo ka maumay sa pagmumukha ko eh. Ay, buti naman. Pero magpaparamdam at magpapakita pa rin ako sa'yo from time to time. Para hindi mo makalimutan na naghihintay lang ako na mapatawad mo ako. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. At alam ko rin na kailangan mo na mahabang panahon para mawala yung sakit na binigay ko. Ay. Sana maging okay din ng lahat, Maxine. Sana makabalik pa tayo sa dati. Gagawin ko ang lahat para mangyari yon. Kahit pa unti-unti. Alam kong matututunan mo rin akong patawarin. Maghihintay ako kahit matagalan pa.
yun lang ba yung gusto mong sabihin? Oo, yun lang muna. Salamat sa pakikinig ha. Kahit papano, alam kong hindi mo pa rin tuloy ang sinasara yung pintuan mo sa akin. Mauna na ako. Bye. Popoy at Bea, okay na ako eh. Kennedy was already a thing in the past. Halos na sa 100% na ako ng paglimot sa kanya. But all of a sudden, magpaparandam siya na parang wala siyang malaking atraso na nagawa. And it's hard na labanan yung pagbalik ng alaala, yung sakit, and even the love that I used to feel for him. Believe me, Popoy at Bea, it's easier said than done. Palagi tayong nakaka-receive ng judgment na ang tanga-tanga mo naman, ang rupok-rupok mo, and minsan nagiging subject pa ng mga memes o katatawanan. At yung mga judgment na yon only add up to the suffering. Yung feeling na nasasaktan ka na nga, nakikipaglaban ka na nga sa sakit, tapos na-judge ka pa. I made every effort to forget about Kennedy, Popoy at Bea. At desidido akong kalimutan siya. Kung kinakailangang ibus ko lahat ng oras ko sa work at kay Bri, gagawin ko. Itinuloy ko kung anumang meron kami ni Bri with the hopes na matulungan niya akong makalimot completely. Yun na lang ang bukod tanging nasa isip ko noon. Ang makalimot at mag-umpisa ng panibago kung kinakailangan. Hello, Bri. Nandito na ako sa food court. San ka banda? Nandito kami sa may shumayan. Kayo? Sinong kasama mo? Nako, ipapakilala ko siya sa'yo mamaya. Wait ka namin eh. Okay, sige. Hi. Ayun, dumating ka rin. Sorry, natagalan. Ang haba ng pila kanina sa counter eh. Okay lang. By the way, si Daph nga pala, friend ko. Daph, si Max, yung kinakwento ko sa'yo. Hi Max, nice meeting you. Nice meeting you din. Upo ka na, Max. Thank you. May gusto ka bang food? Ah, hindi, wala. Busog pa ako. You sure? Mm-mm. Ikaw, Daph. Yung dati na lang, yung favorite natin, yung palagi nating in-order. Yun na naman? Wala na bang iba? Hay nako, para namang may gusto ka pang iba. Sa bagay. Sige, yun na lang. Wait lang, Max ha. Iwan muna kita kay Daph. Sure. So, gaano na nga kayo katagal magkakilala ni Bri? Almost 6 months na din. I see. Saglit pa lang naman pala. Kami kasi matagal nang magkakilala. Magkapit-bahay kasi kami simula pagkabata. Akala nga ng mga parents namin magkakagustuhan kami eh. Well, actually, I find it cute naman. Kaso ewan ko ba dyan kung bakit hindi pa nagtangkang manligaw sa akin? Ay, sorry. Ano nga pala meron kayo ni Bri? Friend lang naman kayo, right? Nothing special or anything? Ano bang kwento niya sa'yo? Ang sabi niya, office mate daw kayo na naging friends. Yun lang? Yes. Okay. Ay, oh my God, nasa bag ko pa pala tong wallet ni Bri. Naku, hindi makakapagbayad yun sa counter. Nasa iyo yung wallet niya? Oo, ganun kasi kami. Sanay kaming magpahawak ng gamit sa isa't isa. Anyway, isusunod ko lang to sa kanya ha. Wait lang.
Okay, go. Kaso, magkakilala na raw sila simula pagkabata pa. Tsaka, ang dami nilang bagay na napagkakasunduan. Yung mga favorite nilang food, tapos nagsashare pa sila ng mga gamit. Alam mo yun? Well, kahit ano namang gawin nila, if it's purely platonic, eh hanggang doon na lang yun. Kung nasa yun naman yung special attention ni Bri, edi ikaw pa rin yung winner. Eh, ang problema, sabi ni Bri kay Daff, friend niya lang daw din ako. Ay, yun lang. Tapos, ang pakilala niya kay Da, friend niya din. Paano kung may something special din sila, tapos itinatago lang niya sa term na friend, di ba? Ay, alam mo, feeling ko nag-overthink ka lang din eh. Kasi kung totoong matagal na silang magkakilala at may gusto si Bri kay Daphne, edi sana matagal na siyang nanligaw dun. Eh, paano kung... Naghihintayin lang sila. Paano kung tamang tiyempo lang yung kailangan nila para... Alam mo na. Ay naku, huwag ka nga masyadong mag-isip ng negative dyan. Ewan ko, Jo. Pero... Nasasaktan kasi ako eh. Ha? Bakit? Seryoso ba? Oo eh. Parang bumabalik na naman ako sa feeling na kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Napapatanong ako na hindi pa ba ako sapat? Ang hirap, Jo. Kung kailan, unti-unti ko nang binubuksan yung puso ko para sa iba. Saka pa ako makakaramdam ng ganito. Ang hirap pala. Masakit na yung naranasan ko kay Ken. Pero, mas masakit pala na mararamdaman mo na naman yung parehong sakit. Pero sa ibang tao naman. Popoy at Bea, sa part na to, sigurong maraming naiinis sa akin. I may be jumping into conclusion or baka ooy ako mag-react sa nakita ko. Pero nasaktan ako nung nakita ko yung genuine connection nila ni Daff at Bri. Para bang they're made for each other. Suddenly, bumalik yung feeling na kinukumpara ko na naman yung sarili ko sa iba. Yung tipong parang ako pa yung hadlang sa love story ng ibang tao. And it hurts big time. I don't know kung ako lang ang nakakaramdam nito, pero mas masakit pa pala yung pain na nagbabalik from the past kumpara sa panibagong form of pain. And with what I witnessed, I can't help na yun ang maramdaman ko. Popoy at Bea, all the while I thought, naramdaman ko na kay Kennedy yung pinakamasakit o pinakamalalang sakit na mararamdaman ko sa buong buhay ko. Pero mas mahirap pala yung makaramdam ka na naman ng parehong sakit, pero sa ibang tao naman. Feeling ko pinaglalaroan ako ng mundo. And I hate that feeling. So guess what I did? Nag-explore ako ng ibang options. Thank you.
So, paano? Dito na lang? Mm-mm. Thank you sa paghatid. No. Thank you. Thank you sa pagpahig na lumabas tayo. Walang anuman. Maxine, alam ko medyo naninibago o naiilang ka pa. Huwag ka mag-alala. Normal lang naman na maramdaman mo yan eh. At saka, hindi naman ako nag-expect na biglang okay agad ang lahat, diba? Masaya na ako na kahit papano binuksan mo ulit yung pintuan mo para sa akin. Or at least, nakinig ka man lang sa mga gusto kong sabihin. Pero, Kennedy, wala pa akong maipapangako sa'yo, ha? Hindi ko pa sure kung mapagbibigyan ko yung pakiusap mo na makipagbalikan. Okay lang yan. Ngayon lang naman yan eh. Gagawin ko ang lahat para magtiwala ka ulit sa akin. At sisiguraduhin ko, hindi mo na ulit pagsisisihan yung pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Sige na. Medyo gabi na rin eh. Kailangan mo na magpahinga. Next time na lang ulit tayo mag-usap ha. Bye, Maxine. Good night. Max, ba't mag-isa ka lang kumakain? Wala naman. Sinasanay ko lang yung sarili ko. Sinasanay? Bakit? Wala. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Okay. Max, kumusta ka? Okay naman. No, I mean, kumusta ka? Yung totoong kumusta. Ang tagal kasi natin hindi nakapag-usap eh. Okay nga ako. Bakit? Parang pakiramdam ko hindi tayo okay. Ang tanong mo lang naman is kung kumusta ako, diba? Okay ako. Pero yung tayo, I don't know. Bakit, may problema ba? Wala. Ang dami ko ng chat sa'yo na hindi mo pa nasisin hanggang ngayon. Gusto kong isipin na baka busy ka kaya ganun. Kaso, pati sa personal, ang tamlay mong kausap eh. Bri, pwede bang ano? Pwede bang stop muna natin kung anong meron tayong dalawa? Ha? I mean, yeah, wala namang tayo. Pero, lumalabas-labas naman tayo. We're seeing each other as more than friends. Pwede bang hanggang doon na lang muna? Stop na muna natin doon? Bakit naman? Maraming dahilan, Bri. Ayoko na sanang pag-usapan. Pero diba deserve ko namang malaman kung bakit? Okay. Magiging honest ako sa'yo, Bri. Sa totoo lang, nasaktan ako nung ipinakilala mo sa akin si Daff. Si Daff? Bakit? Anong meron? I don't know. Ewan ko. Pero nararamdaman ko na may something special sa inyong dalawa. Something special? Or at least sa kanya. I think may gusto siya sa'yo. Okay, so? And to think na mas marami kayong pinagsamahan at mas marami kayong time na magkasama, mas madalas niyong nakikita ang isa't isa. Ewan ko, parang may part sa akin na nasasaktan. So, wait. Nagsiselos ka? Yun ba yung ibig mo sabihin? Nasasaktan, Bri. Magkaiba yung nasasaktan at nagsiselos. Kasi in the first place, wala naman akong karapatan na magselos. So, bakit ka masasaktan? Ewan ko.
Siguro kasi napapatanong na lang ako bigla na ano namang panama ko kay Daf? Eh mas matagal na kayo magkakilala. Minsan, napapaisip na nga lang ako na mas bagay kayo kasi mas kilala nyo ng isa't isa. Pero ikaw yung gusto ko. Hindi sapat na gusto mo lang ako, Bray. Mas compatible kayo ni Daf. At ayokong pumasok sa kompetisyon na alam kong talo na ako sa umpisa pa lang. Ayokong maramdaman ulit yung feeling na ikumpara yung sarili ko sa iba. Kasi galing na ako dyan eh. At sobrang sakit. Nakakababa ng tingin sa sarili. Max, kaya ko namang iwan si Daf eh. Kaya ko siyang iwasan kung gusto mo. Kahit iwasan mo siya, Bray, hindi pa rin maaalis sa akin na isipin kung paano kung naging kayo? Paano kung hindi ako pumasok sa eksena? Baka mas masaya kayo. Nagigets mo ba ako? Pasensya ka na, Bray, ha? Pero yun na yung desisyon ko. Gusto ko nang tapusin yung sa ating dalawa. Kesa naman magbaka sakali ako at sumugal. Pero habang buhay naman ako mapapraning at nasasaktan. Sorry, Bray, ha? Sorry talaga. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko nakakayanin na masaktan ulit ng isang tao. Okay, now Popoy at Bea, I'm giving everyone the license to judge me. Tatanggapin ko, isang napakalaking katanghan ang balikan ko ulit ang taong nanakit sa akin ng paulit-ulit. Pero kahit naman anong sabihin nyo, okay lang sa akin. Hindi na masakit. Kasi naramdaman ko na ang pinakamasakit na pakiramdam. And nothing compares to it. At yon ay yung feeling na masaktan ka ulit after opening yourself up for a new person. Mas gugustuhin ko na lang sigurong masaktan ulit sa parehong tao na nanakit sa akin dati. At least I already know what to expect. Masasaktan na rin lang ako, siguro doon na lang sa taong may immunity na ako. Tanga man pakinggan, pero practical. Sa ngayon, Popoy at Bea, hindi pa naman ako nakakakita ng kahit anong sign na sasaktan ulit ako ni Kennedy. And if ever he does that again, hindi na siguro ganong kalakas ang impact sa akin. But I'm still hoping that this time mag-workout na talaga ang lahat. Hanggang dito na lang muna ang sulat ko, Popoy at Bea. At pasensya na kung wala akong naiambag na maganda for today. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. And I want to be a spokesperson para sa mga taong may pinagdaanan na pareho ng pinagdaanan ko. Salamat sa Dear MOR at sana ay patuloy kayong magbasa ng mga kwentong pag-ibig namin. Maganda man o hindi. Lubos na gumagalang, Maxine. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Katangahan. Mga kapamilya, oras na natin 27 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Anong sa inyo? Ang dami niyong say dito sa ating YouTube, sa ating Facebook comment box. Maganda siguro na basahin na muna natin, Bea. Oo. Sabi ni Queenie Lynn Santos, basta pagka hindi pa ready, wag na muna mag-entertain. Oo. Okay?
Si Jelsia Balingit, gigil mo na ako te ha, pero ayoko naman mag-talk because your own that's your own decision. It's on you pa rin. Ate Maxine, I wish na sana huwag ka na lang saktan ulit ni Kennedy. At true, ang pagsisisi niya para sa kasalanan niya. At sana totoo raw yung pagsisisi niya para sa kasalanan niya. Hopefully. Sabi dito ni Paul Reboriano, opportunities nga naman, nandyan na, emotion pa, inuna. Sabi naman ni si Chichi Rojo, I know I will get well soon. Hopefully, our letter sender for today finds the peace and love she's looking for. Yeah. Oo. Ayan, si Papa Piolo Pacquiao, sabi niya, common lang naman ang magpakatanga para sa pag-ibig, pero yung paulit-ulit na lang ay hindi na rin naman normal. Masokista ka na. Patingin ka na sa isang professional mangkukulam. Sa isang professional. Yun ang sabi ni Piolo Pacquiao. Okay. Si Renny Boy, sabi niya, do not compare yourself to others. Instead, be the better version of yourself. Ayan. Si Joanna Betriolo, sabi niya, sa dami ng mga pinagdaanan niya, ang masasabi ko na lang is, no comment. Sabi ni Seryo, nagdesisyon ka na pala, Maxim, na makapagbalikan kay Kennedy. Wala na kami magagawa doon. Pero sayang at medyo unfair yung talikuran si Bri dahil lang sa pakiramdam na kakumpetensya yung kaibigan ni Bri. I don't know, Bea, no? Doon sa puntong yun, doon sa huli, kasi parang kumbaga meron na sanang sumusungaw na pag-asa, di ba, para makapag-umpisa na ulit itong si Max sa kanyang pakikipagrelasyon. Eh, alam mo sa aming mga kalalakihan, ano, ewan ko na lang yung iba, pero ako talaga, parang hindi ko naman iyaharap doon sa nililigawan ko pa lang, pinupormahan ko, yung babaeng jowa ko rin. Diba? Parang, ano ba, mahirap itago yun. Diba? At pagka sinabi sa yung best friend at turingan talaga nila ay best friend, yun lang yung totoo. Kasi alam mo, mahirap talagang, it's really hard to act naturally. Kung merong mali siya yung pakikipagkaibigan mo doon sa isang tao, 'di ba? Correct me if I'm wrong, Bea. Hindi mo siya basta-basta iyaharap doon sa inaay mo eh, doon sa niligawan mo. Ewan ko, sa aming mga lalaki ganyan, pero kapag medyo may something, baka hindi gagawan mo pa ng paraan para hindi sila magkaharap. Ganun 'yon eh. Yeah, oo. Una sa lahat, hindi pa naman nakikipagbalikan si Maxine kay Kennedy, 'di ba? Inopen up, pumayag lang siya to the communication ulit. Pero hindi pa, sabi nga niya, wala mo na siyang maipapangako, 'di ba? So, dito naman kay Bri. Pero pagbibigay na rin ng chance 'yon, Bea. Actually, pagbibigay na ng chance 'yon, yeah. Doon sa part na yon, medyo may katangahan nga si ate mong Maxine. Pero sa nakikita ko kasi, ano tawag dito? Ang laki na ng insecurity ni Maxine. Like, umaapaw na siya sa insecurities. Para kasing nakita niya yung same situation, gaya nung kay Trisha at kay Kennedy, parang feeling niya same dito kay Daphne at kay Bri. I mean, so, paano yun, Maxine? Bawal na magkaroon ng kaibigan yung magiging magiging prospect mo, love interest mo, na lahat na lang oh my God, same situation, ganyan, chenis, na ako na naman yung humaharang sa love story nila, ganyan. All I can see is an insecure girl, a coward, pero at the same time, alam mo, ina-accept pa rin niya yung fate na, oh my God, masasaktan na naman ako. So, alam mo yon, kung masaktan man ako, wag na dito sa bago, doon na lang sa dati, ganyan. Kay Kennedy na lang ulit, ganyan. At least, alam niya na. May mga pangangatwiran, alam mo, weird na pangangatwiran para sa iba. Kung meron mananakit sa akin, parang siya na lang ulit.
Oh, yung dati na lang kasi talagang kilala ko na eh. Kilala ko na siya. Well, I don't know. Yan siguro yung mga tinatawag nila mga martir. Yan yung pwede na rin natin matawag na masokista, di ba? Kasi alam mo naman na masasaktan ka and then you're really enjoying your time with him or her, di ba? Kahit na nasasaktan ka, masokista yung tawag doon. Alam ko meron nga nag-comment dito niyan. Pero para naman din sa akin ano dito kay Max, teka lang, bigyan mo naman ng ano, bigyan mo naman ng quota limit yung sarili mo sa pagbibigay ng chance para kay Kennedy. I mean, sa napakarami natin mga stories dito sa Dear MOR, Bea, na isa ako sa mga nagsasabi, no, everybody deserves a second chance. Diba? Everybody deserves a second chance. Yan yung I'm a strong believer nung anong yung, kasi nobody's perfect, diba? Wala namang perfecto, but yung ginawa ni Kennedy sa'yo, he fooled you once, twice with the same person before. Diba? Mm-hmm. And what are the chances na magbabago pa siya ngayon? Well, baka hindi ko alam, pero teka lang. Teka lang, kasi you are the easiest target for Kennedy. Diba? You are the easiest victim for Kennedy dahil sige ma, konting sorry lang naman niya, konting lambing, okay na, papatawarin na ako niyan. So, yung kabaitan, kapag sumobra na yan, ay katangahan na. Diba? Ayan yung nangyayari para sa'yo. At sinarhan mo pa ng pinto, yung isa sanang nagpapakatotoo lang naman sa'yo in the first place na si Bri, pinakilala pa nga sa'yo yung one of her closest friends, you must assess yourself first. Kasi nagsiselos ka na. Di ba nagsiselos ka na rin naman? Di ba ayaw mong masaktan kay Bri? Pero hindi mo naman siya binigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy o makapanligaw man lang ng mas maayos. Di ba kinot short mo na agad? Hindi, wala na talaga to. Wala. Pero doon sa nanloko sa'yo, sige. May tendency ka naman loko, edi okay lang. Ganun ba yun? Alam mo, Maxine, how about this, no? Ako wala na akong masasay doon kay Kenny. I couldn't care less about him. Pero I'm telling you, Dai, wag na lang, Dai, ha? Alam mo, magtatapon ka ng basura, pupulutin mo ulit, tatapon mo, pupulutin. Mahilig mag-recycle. Ako, utang na loob, wag na si Kennedy, okay? Wag na si Kennedy. Pero how about this? How about you try to stay single na lang? Ganun na lang tayo. And do not assume na it will be faster for you to move on kapag ka meron kang, alam mo yon, boy toy. How about that? How about mag-move on ka on your own? Malaki ka na, okay? There are other ways, maraming ways para makapag-move on sa sakit na dinul. Ito nakakatawa, Popoy, no? I will move on. Pagdating ni Kennedy, oh, hey, Kennedy, like, Come in. Diba? I mean, anong-ano ka sa amin na ang hirap mag-move on, sobrang sakit, tumigil ang mundo ko, pero nung gusto makipag-usap sa'yo, ay sige, pasok ka, ganyan. So, Maxine, stay single. Utang na lang, mag-stay single ka muna. And don't think about men muna. Think about yourself muna on your self-growth. And think about developing your sense of self-worth. Para hindi nagmamanifest sa ibang tao yung insecurities mo, yung takot mo na hindi ka enough or parang, hala, ako na naman yung magiging hadlang sa love story nila. Like in the first place, kami ni Popeye naniniwala kami, there's nothing going on with Daff and Bri. Kasi the fact nga, tama yung sinabi ni Popeye, the fact na pinakilala ka, it's just his way of sharing his people with you. Ibig sabihin, that's another, level up yon dun sa kung anumang meron kayo. Obviously, wala kayong relationship. Pero yung special friendship, di ba? May pinakilala na kaibigan. After kaibigan, for sure, ang susunod doon, ipapakilala yung pamilya. Pero ang nangyari, minasama mo yung inawa ni Bri na nakita mo agad, hala, close sila, ganyan-ganyan. Yun agad ang inisip mo. Itakatago ng wallet? Kasi nga, may history na nangyaring ganon at feeling mo mauulit-ulit. Kaya hindi siya ang gumawa nun, hindi si Bri ang gumawa nun. Yeah, ibang tao, di ba? Kaya alam mo yun, Maxine, get rid of your insecurities muna on your own.
Do not use yes. other people to move on. At alam mo yon, wag mo rin, ang nangyayari kasi, wag ka na rin mandamay ng ibang tao pa sa nararamdaman mong pagiging miserable mo. Para wala ka na maapektuhang ibang tao. Just be on your own, be with yourself, know yourself more, para by that time na you're ready na talaga, wala ka ng mga mararamdamang mga insecurities, inhibitions. Alam mo yun, talagang you are you na talaga. You're ready to present yourself. At alam mo yon, wala ka ng mga pagdududang mararamdaman sa ibang tao at lalo na sa sarili mo. Hashtag stay syempre, single, Maxine. Totoo yun. I agree sa lahat ng mga sinabi ni Bea. No? If you need to stay single, if you need to stay alone, ikaw na lang muna. Andiyan ang pamilya mo, andiyan ang mga kaibigan mo. And I think yung mga kaibigan mo who are closest to you, Maxine, ano, kutsabahin mo sila hindi sa paghahanap ng jowa. Diba? Kutsabahin mo sila kung paanong mapapalakas yung loob mo sa iba pang mga bagay. Diba? Kasi nandiyan naman sila to support you. Pinipigilan ka nga nila. Medyo pinupush ka rin nila, pero sabihin mo once and for all, wag na munang jowa ang mga pag-usapan natin. Pag-usapan natin na mag-gym tayo, yan mga ganyan. Yeah. Pag-usapan natin may iba pa tayong may iba pa akong pwedeng gawin as a single woman. 'Di ba? Ano pa ba? Paano ko pa ba ma-improve yung sarili ko? Tulungan nyo naman ako, pero wag na muna yung jowa. Di ba? Wag na muna yung jowa. Papagaanin ko muna yung loob ko at syempre gusto kong ma-boost yung confidence ko. Sa mga friends na katulad ng friends ni Maxine, sometimes ano, kung ang problema ay lalaki, sinasabi nila ang sagot din ay lalaki. Kung ang naging problema, relasyon, ang sagot ay relasyon, not all the time. Not all the time. Okay? Actually, hindi nga ho talaga. 'Di ba? Mas maganda na palakasin mo yung sarili mo, 'di ba? I-boost mo yung confidence mo, yung mabalik yung magandang pagtingin mo sa sarili mo. Kasi doon mumula lahat para makainganyo ka ulit ng mga mandiligaw, 'di ba? Para hindi yung lagi ka namang problema. Ay, lalaki problema, lalaki. Baya. Lalaki ng lalaki ang problema sa lalaki. Oh, kapag yun at yun na lang ang inisip mo. Kaya chill ka lang dyan, stay single, sabi nga ni Bea. And friends, na mga ganito, wag nyo nang i-push na, wag nyo nang ireto muna, wag nang ano, hindi. Yeah. Tulungan nyo na lang siya na tumayo mag-isa with confidence. Yon, with the heart, mga ganon. Yeah. Sana Maxine, sana nabigyan ka namin ng magandang insight dyan sa situation mo at sana pakinggan mo ang Kuya Popoy at Ate Bea ha, para sa kabutihan mo to. And tignan mo rin yung mga comment ng mga kamarkada natin. Filter mo na lang, meron dyan, inis talaga sa'yo. Pero meron din naman na magsasabi talaga sa'yo ng mga magaganda, mabubuting bagay na kapupulutan mo. So we wish you well. We wish you the best, lalo na on yourself, Maxine. Hashtag stay single ka muna. Ayan, pero syempre, ikaw naman ang ano eh. Ikaw naman ang magdidirehe. Ikaw ang magbibigay direksyon sa buhay mo. Ayan, pero maraming salamat for sharing your story dito sa Dear MOR. At kayo rin mga kapamilya, welcome na welcome ang inyong mga kwento. Kaya naman, ibigay, ipasa nyo na po at ipagkatiwala na yan dito. Papaano nga ba, Bea? Well, napakasimple. Send PM. Ganon. Mag-PM lang kayo dito sa Facebook page kung saan ka nanonood ng live stream. Oo, sa MOR Manila o di naman kaya sa Dear MOR Facebook page. Yung po ang pinakasimple. Huwag kayong ma-pressure na kailangan kompleto lahat. Ang detalye, basta mag-send lang kayo ng PM na gusto yung mag-send ng letter. Ayan, i-check yan ng aming producer na si Makoyski and si Chanita. Or pwede rin kayong mag-email sa dearmor1019@yahoo.com. Ayun. Mga kapamilya ha, doon sa mga pwedeng makadaupang palad ko, makasama ko bukas po para sa Magayon Festival sa Legazpi, Albay. Yay. Ayan, sa Ayala Malls, magkita-kita tayo doon. Ha? Kasama natin ang ating mga kapamilya stars. Ayan, para sa Kapamilya Caravan Magayon Festival. Ayan, maraming salamat. Have a great weekend. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwapopoy.
And of course, gorgeous bee, Bea Bells. At ang lagi namin pabaon sa inyo, no? Paala-ala. Stay safe, stay healthy. At kahit ano nga pong mangyari, mga ka-family, stay in love. At huwag tanga. And stay happy. Bye-bye.